So, ito i-review natin ang Uncle John's Chili Garlic. Welcome back to this channel. Been a while. Napakatagal na huli akong nag-vlog na harapan. But today is a special day because after 182 days, magra-raise na ako. Simula kasi January 1, 2020, nag-decide ako na wag mag-rise kasi health issues. Nagpa-checkup naman ako, everything is normal sa blood chem ko. Pero I don't know, parang feeling ko may something sa rice na nagiging iba yung dating sa akin. Half of the year, 6 months, nag-no rice ako, as in no rice. Medyo mahirap. Just do it! At least, nagawa natin. So yun nga, after 182 days, magra-rice na ako. Gusto natin yung special kung araw mo kasi after a long time, makakapag-rice ako. Gusto ko naman maging special din yung experience ko after napakahabang panahon. And ngayon, i-review din natin kasabay ito. So, ang Uncle John's Chili Garlic. Ito siya. Binigay ito ni Uncle John sa akin. Personally. Para i-try. And sa buong katapatan, sasabihin ko kung ano yung sa tingin ko. So, nakatry na ako nito dati. Siguro mga 2 years ago. And it was really great. Excited na ako. Pero syempre, munti muna ng kanin. Baka mga 1 cup muna. Kasi baka mabiglayan dyan. Tama na sa vlog na ito. Let's try to review this. So ayan guys, ngayon nga ay magre-review tayo ng binigay ni Uncle John's Chili Garlic. Nag-chili garlic ka ba? Mm. By the way, si name mo? Hi, I'm Karen. Usually, ang packaging ng chili garlic, paano mo na pikita? Ano lang, parang may plastic sa gilid. Sa gilid. Oh. Ito, tingnan mo, maganda. Diba? Mala, parang Nuvali ang dati nga. May lubid. May lubid. May palubid si Mayor at ayan yung kanilang logo. So, anong gusto mo sa chili garlic? More on langis? Malangis ka ba? More on bawang. More on bawang. Tignan natin kung ito ay mapag... mapanlin lang. Kung puro langis ba o bawang. Oh, in fairness naman, mas madami ang bawang. Ano, tsaka sili talaga. Manghang kaya ito. Manghang ka ba kumain? Sakto lang. Tayo pa mo. Sa natin. Mama! Ah, puno! Punong-puno. Ayun yung gawa sa inyo. Amoy mo. Amoy yung... Hindi siya ano? Hindi siya masyadong maanghang. Ang amoy ano? Tsaka amoy pancit canton. Amoy pancit canton. Sweet and spicy. Mm-mm. Wala pang pancit sa loob. Ngayon, kakain kami ng mga, ano nga ito, isaw-isaw sa kanin. So sabi ko sa inyo kanina, diba, this is my first time na magkakanin after 180 something days. Garlic na garlic talaga, nabango. Saka hindi yung natutulog na langis. Diba kalimitan pag sa langis? Tulog. Okay, so ngayon ilalagay natin siya sa kanin. Kasi sabi nila, yung mga kumakain nito, masarap nga daw ito sa kanin. Untian ko muna. Ikaw, ano bang prepared mo? Kasi ganun gusto ko sa pagkain. Yung parang may malambot, tas
may malutong na part. Siga! Kasi di ba kalimitan pag nababad na parang nakutulan na yung lutong. Sige, kuha tayo na. Ano tawag nila dito? Ay? Isaw. Isaw ng manok. Kaya ko lang kanin! Kaya ko lang kanin! So, ina-expect ko ay hindi masyado manghang tapos garlic. Kasi favorite ko talaga sa mga pagkain, garlic, garlic. Kanin. Crunchy yung bawang. Crunchy yung bawang. Ang crunchy niya ng bawang. Tumutunog pa. Ang sarap pala ng kanin. Ang sarap. Sarap ng bawang. Sabi mo kanina, di ba, pag hindi masarap, dudukin mo. Parang sarap! Pero ito, walang joke-joke. Pwede na ulam lang eh. Pag walang wala. Bar, isang taon yata ang ulam. Bagay ito sa mga ulam na tuyot. Kasi kalimitan di ba mga ulam dapat natin mga sabaw, ganyan. Perfect siya sa mga tuyot. Ah, sausawan mismo. Pwede din. Pag sa mga may sabaw. Hindi siya ganun ka-anghang. Okay din sa mga sarang. Yung anghang tolerable. Yung hindi katut, hindi para magtubig. Hindi tulad ng gawa ko. Ba't ano yung gawa mo? Gimana ka nito? May ganyan kanina, maanghang. Sobrang anghang? Hindi ko kaya. Konti-konti lang. $3.80. Okay naman. Quality naman kasi magkano bawang ngayon? Tingnan mo naman ang bawang. Yung iba chili oil talaga, oil. Ito garlic talaga. Diba pa siya? Sarap nga ng bawang. Tatry ko to sa iba't ibang mga pagkain. Pancit Canton bukas. Sayang hindi rinig eh. Mukbang. Ang lutong. Hindi rinig eh. Oh, hindi nyo rinig pa. Yung 180 plus days ko na hindi pagra-rise. Sulit. So yeah. So gawin natin ito sa ano, diba? Manghinasari. Dapat dun eh. Sana eh. Di nila to, no? Hindi nila ko naman ako. Sarap. Try natin yun. Mahingit kayo. Mahingit kayo. Sarap. Ang sarap ng kanin. Kanin pa. Pero syempre, munti munang kanin. Ano, baka mga one cup muna. Kasi baka mabigla yung send ko. Wow. Total dito sa lugar natin, puro kanin ang pinamimigay. Bigas? Puro bigas. So kaya yung... So kaya yung... So kaya may kanin na yung binibigay. Parang nga malaro tumatagal ang maan. Eh kasi siguro talagang ano na siya. Puro pangis ka. Oo. Pero hindi yung maanghang na masakit sa dila. Ah, yun yung inuman. Kasi ako mabilis din talaga ang pawisin eh. Kahit sa... Tsaka hindi sunog. Ano? Walang bawang na sunog. Di ba ang sensitive ng bawang? Kailangan hango agad. Kasi naluluto siya ng kusa niya sa sarili niya pag hindi, mo siya hinango agad. Sunog agad. Mm.
mukhang araw-arawin pa na ang kanyan. Ano pa? Ayoko na yan. Sabi nga sa Facebook page nila, ubusin ang aludang bigas. Mauubos mo naman talaga dito sa kanyo lang. Nung tawa? Uncle John's. A few moments later. Rate mo 1 to 5. 5 is the highest. Overall. Para sa akin 5. Oh! Wow, perfect. Crunchy, tumutunog pa nga habang kinakain. Tumutunog nga, in fairness. Tumutunog. Hindi ko lang kung rinig ninyo eh, pero tingnan natin. Parang kumain ng, ano to? Chichirya, natunog pa. Yun din naman yung sinabi ko kasi ano yung i-expect natin. Yun nga daw, tumutunog garlic. Garlic na garlic talaga yung nasa. Tsaka amoy ano nga siya, yung pancit canton. Sweet and spicy. Oo, na ano ng pancit canton. Hindi ko lang kung anong meron dito sa anong ito. Siguro sa akin 5 din. No bias. Nice. Hindi ako mahilig sa chili. Sa chili garlic. Pero the best of the best. Thank you. Thank you, Pastor John. Thank you po. Thank you. Sana ako din may libre. Thank you, Uncle John. Ito naman ang dami. So, manghihingi na lang. Sulit na sulit yung rice experience. So, try naman tayo ng ibang pagkain. Tinaray ko rin siya with sarsa kasi tinitingnan ko baka mamaya humalo kasi nga 'di ba garlic siya. Then nilagay ko siya. Tinama ko siya sa kanin na naman kasi parang yun yung lagi ko rin nakikita eh. Yung patatim na ulam ko. In fairness naman, hindi siya nagbigay ng kakaibang lasa dun sa ulam. Pero na-maintain niya dun sa kanin. Then, hindi nawawalan yung crispiness nung bawat garlic. Nag-try din ako sa pancit canton. Kasi yun yung sabi ni Uncle John. Na masarap din daw siya sa pancit canton. So, nag-try ako. Then, nilagay ko rin siya sa empanada. Ang sarap din. All in fairness. Sabi ko nga sa inyo, parang 2 years ago natikman ko na rin siya. And the same pa rin yung quality. Parang kasi ang huli kong rinig, that is 380. Pero, ang alam ko, nagbago na yung presyo nila. Ito na lang. Ipapost ko na lang dito yung presyo na bago. Yan na yung talagang presyo niya. Sulit. Sulit ang pera ninyo nagagastos niyo. Although ngayon medyo nagbabana siya ng presyo at saka may mga maliliit na version na. I-try nyo muna. Sige, try nyo muna yung maliit na version. And alam ko na babalik at babalikan nyo yan. So that's all for this guys. Kung may gusto kayong pa-review, comment down below. Contact me. Sa kagandahan ngayon, di ba parang ang daming mga talents natin na na-develop and then ngayon pinagkakakitaan na natin and that's good guys. Saludo ako dyan sa inyo. And of course, be safe pa rin tayong lahat. So that's all for this vlog guys. See you next time. God loves you.